masyadong maaga. Malamig actually. So, let me talk again. Naalala ko na naman, ang dami ko talaga story. Pasensya na kayo, pero masyadong colorful ang life ko. And, noong ko pa iniisip, and I try na isulat yung mga yon. Kaya lang tamad talaga akong magsulat. Apakatamad ko talaga when it comes to school. Diba? Kasi alam ko, ang dami kong story eh. Portion ng life ko is a colorful story behind it. So, alam niyo naman ako, I'm so joyful. My name is Regina, at ang meaning ng name ko is joy. Happiness, indeed. So, syempre about girls na naman to. So, meron na ba or naranasan nyo na ba na i-please kayo nung girlfriend nyo na hayaan sa kanila yung isang guy? Alam mo yon, yung parang mother, akin na lang siya. So meron dalawang babae. I can say they are my friend. Of course, they are my friend. Nung time na yon. So, itong mga oras na to, hindi ko na alam. Diba? So, first girl, masyado siyang dear sa akin. And, kasama ko siya from Philippines to abroad. And our goal, kasi syempre single kami, tsaka bata kami nung time na yon. Yung kasama ko siya sa first abroad ko. To work in abroad. So, ang main goal namin doon is to find a boy. Diba? So, nakakatawa. Maraming, halos lamang yung good memories naming dalawa. Kasi kasama ko siya sa Pinas. Good and bad memories. Okay. So, eto na. Meron ng... Dahil bago kaming dalawa, so syempre, yung mga dinatnan namin doon sa trabaho is nagkakagulo sila kung kanino kami irereto. So, maraming bugaw sa paligid, di ba? Feeling namin naman maganda kaming sobra. So, nung... Siguro nagustuhan niya, nakita niya agad. We are in the bar kami. Sanay naman kami sa bar. Sa Pinas pa lang gimikera na kaming dalawa. So... Siguro nagustuhan niya yung guy. Sabi niya sa akin. Katabi kami. Sabi niya sa akin. Tapos, ayun yung guy. Sabi niya sa akin, mother, akin na siya. Sabi niya sa akin. Sabi ko, sure, why not? Ako pa. Masyado akong giving. I can say naman talaga na I'm giving. Pero, hindi sa pera, ha? Hindi sa pera. Hindi tayo magtatalo tayo sa pera. Hindi tayo magkakilala pagdating sa pera, ha. So sabi niya sa akin, mother, akin na lang siya. Ganon. Sabi ko, okay, good. Sabi ko, sure. Sa'yo kung sa'yo. Walang problema sa akin. Kasi sabi ko, marami pa dyan. So eto na. Pumwesto yung lalaki. Hindi naman pumwesto. Parang isang long table kami. Marami kami. Yung buong batch namin. Siguro anim kami. Tatlo. Ang bugaw si Renan. Okay? Sinong makakapanood doon, nagali, nakasama namin si Renan yon. Si Renan. Sa dalawa, tatlong lalaki. Ako, anim din, tatlo rin kami babae. So, anim kami. Tapos, dalawa yung foreigner. Local. Siyempre, sila yung gagastos. Hello, da. Nakakatuwa pa yun. Kasi nag-o-order sila. Eh, ako may pagka-alam nyo naman ako, flirty ako. At the same times, pang-asar talaga ako eh. So, nag-o-order sila, fries. Sabi ko, ano yan? Ano yung order nyo? Sabi niya, tol, ganyan lang yan. Nakakahiya naman. Nakakahiya naman. Siguro, napansin nung dalawang local na nagtatalo kami sa menu. So, sabi nung isa,
sige, order kayo kung ano. Ditingin ako sa mga tropa, sabi ko, sabi niyo sa inyo, umorder tayo, di order kami. Sabi niya, bahala ka nga sa buhay mo. Kasi ako, alam ko na girl ako. At local yun. Eh, magaling ako sa ganun. Mabilis yung utak ko pag gumaganon. Di order ako ngayon. Mga lalaki, order ng beer. Order kami, sabi ko. Abi, tingin ako kay dun sa tropa ko, sabi ko, dating gawi. Kasi nga, sa Pinas pa lang, gimikera na kami, sabi ko, dating gawi. So, diba, ladies drink kami. I think nag-shot-shot pa nga kami dun eh. Kasi alam ko may magbabayad. At dahil dinate kami, kumbaga nirereto kami, syempre, diba, magpapakita ng bulsa yon. Tapos, order ako, malaking flutter ng seafood. Gulat yung mga boys, sabi, tol, ano ka ba? Sabi, baka magugas tayo ng plato. Sabi ko, kamag-alala, kaya natin yan. Sabi ko, gano'n. So, eto na. Back dun sa guy, sabi ko sa tropa, di ba, okay na siya. Sa kanya na, kung sa kanya. So, ang ginawa ko, nagsayo kasi kami, maganda yung tugtog, sayo kami sa dance floor. Nung nagsayo kami sa dance floor, sama ko yung mga tropang lalaki, tsaka isang ibang babae. So, yung tropa ko, dumiskarte na. Andun siya sa table, naiwan yung iba sa table, kami nagsasayaw. So napansin ko siya, natignan ko siya kasi malapit lang naman yung dance floor sa table. So napansin ko siya. Kumbaga, dumiskarte na siya. Pag diskarte niya, nakita ko siya na tumabi na siya dun sa guy. So okay lang, wala lang, dead man lang ako, talikod lang ako, sayaw-sayaw. So, after noon, napangit yung music, upuan na kami. Hindi ako umupo dun sa tabi ng tropa ko. Kasi nga, alam ko dumidiskarte na siya eh. So, umupo ako sa tapat. Diba, nakaupo sila dyan, dito ako sa tapat, sa katabi ko yung mga tropa. Tapos siya, dumidiskarte na siya. Binibigyan niya ng pagkain sa plate yung local, tapos basta nag-uusap sila, nagdidikit na sila. So, ako lang na sa akin. Kwentuhan kami ng tropa, ganyan-ganyan. Maya-maya, dumikit sa akin yung guy. Tumayo yung guy. Hindi ko alam kung nag-CR siya. Kasi nga, ayokong tignan. Ayokong magbigay ng clue. Tumayo siya. Maya-maya, umupo siya sa tabi ko. Kasi may space eh. Umupo siya sa tabi ko. Sabi ko, oh my God. Gumanon ako. Nagkatingin na ngayon. Kasi magkatapat kami ng tropa ko, no? Nagkatingin na kaming ganun. Sabi ko, hala, sabi kong ganun. So, ginawa ko, di umupo siya, no? Ako naman yung tumayo, nag-CR ako. Pag CR ko, pumunta naman ako ulit sa ibang pwesto. So, sabi ko kasi, hindi pwede yun, di ba? Hala, pag ikot ko na naman doon, tumabi na naman yung local sa akin. So, pagtabi ng local, tumingin na ako sa tropa. Sabi ko, paano ba yan? Hindi ko na to kaya. Sabi kong gano'n, sorry. Gumanon na ako sa kanya. Tapos, kumain siya. Sabi niya, fine. Gumanon siya. Pero hindi kami nag-away. Kasi kumbaga, hindi naman namin choice yun eh. Choice yun ng lalaki. So, sabi ko, paano ba yan? Eh, ako talaga, diba? Umiwas na nga ako. So, ayun yun. Siyempre, maganda ang lola mo. So, ayun. Nakakatuwa lang. Naging jowa ko naman yun. Kasi mabait naman siya. Iyon. Yun yung isang story. So, pag nakita mo to at tinanggi mo, manda ka sa akin. Love you. Love you, Mighty.